pag-usapang purpose o layunin na. Nakakalito minsan, ano, mga kapatid, hindi mo sigurado kung purpose ba yun ng Panginoon para sa'yo o sarili mo lang na plano yun. Yun, isa pang nakakalito, Brother Paul. Kasama po natin si Brother Paul De Vera ng CCF. Well, paano ba natin malalaman ang purpose ng Panginoon, Brother Paul? At paano tayo hindi malilito na ito'y purpose na gusto natin sa purpose na gusto ng Panginoon? Nako, tamang-tama. Nakakalito talaga yon ni Cheryl. Minsan, pagpipilitan pa natin yung gusto natin. Exactly. Minsan, malinaw. Uh-huh. Malinaw si God. Sabi ni God, wag yan. Pero dahil pakiramdam mo, nilalapit ka ng chances, nilalapit ka ng mga pagkakataon, bumubukas sa mga pintuan. Hindi lahat po ng bumubukas na pintuan ay pintuan ng Panginoon. Mm-hmm. Yan po tatandaan ninyo, ha? Mag-iingat tayo dyan. Tingnan niyo po ang sinabi sa Bible. Romans 12 verses 1 to 2. Sa English ko po ito babasahin. Sabi dito, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as living and holy sacrifice. Ibig sabihin, ito yung pag-aalay natin sa ating Panginoon ng ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At tapos sabi po niya dyan sa verse 2, do not be conformed to this world. Hindi kayo makikibagay o makikiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, ano po yung hinihingi sa atin? Be transformed by the renewing of your mind. Mayroon kayong pagbabago sa inyong pag-iisip para maunawaan nyo yung will ni God. Ano yung will niya? Yung purpose ni God. Tingnan po niyo yung description dyan. That which is good, acceptable, and perfect. Mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ano po nakikita natin dito, mga kapatid? Kailangan maayos yung vertical relationship natin sa Panginoon. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ang nasusunod, at sovereign siya, makapangyarihan siya, dapat siya po ang nasusunod. Yun yung ating worship sa Kanya. Hindi tayo susunod o makikiayon sa takbo ng mundo. Nakopya natin sa kapitbahay, nakita natin sa kaibigan natin sa Facebook, ay pwede pala ito gawin, ay ginagawa pala ito, gawin ko na rin ito. Dapat hayaan po nating baguhin tayo ng Panginoon sa ating pag-iisip. Ma-align yung ating buhay sa buhay na dinisenyo niya para sa atin. Yung plano ni God, syempre, palagi yung mabuti, kalugod-lugod at ganap. Pero mga kapatid, ni Cheryl, ito po, konting truth ha, yes. Kasama sa planong yon, may paggabay, may blessing, oo kasama yan, pero meron din, meron ding pagtatama sa atin, pagbabago sa atin. Lalo na ito, allergic ang marami dito, pagdidisiplina. May hirap, may pasakit, may pagsubok na kasama dyan. Kasi minsan ayaw natin ng pagbabago. Diba? Kailangan tanggapin natin yon. Kasi lagi natin dapat isaisip na para sa kabutihan natin yung gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya mahirap tanggapin, ano po, mahirap tanggapin minsan, mahirap sundin. Sabi nga nila, diba, dalawa yan eh. Saan ka? Yung mayroong makipot pero diretso. Kasi sa makipot, mahirap gumalaw, diba? Walang kanan, walang kaliwa. Sa mas malawak o malapad na daan, nandyan yung may pa-stopover ka pa, kakanan ka, kakaliwa ka. Anong pipiliin mo dun sa mas madali o sa mas mahirap? Mas mahirap, pero ang tutumbukin mo ang Panginoon. Dito, sa mas malapad, kung saan-saan ka nakakarating, wala. Wala kang patutunguhan. Hindi ka makakarating doon sa patutunguhan mo. Matagal kang makakarating sa patutunguhan mo at baka mamaya yung mapuntahan mo pa ay sa mali. Pero Brother Paul, eto na. Eto na. Dito nagtataka ang marami kung talagang maganda ang plano nga ng Diyos. Bakit dadaan sa hirap? Minsan ganun eh, di ba? Ganun ang tanong. Bakit dadaan ako sa sakit? Ayan. Bakit kailangan akong disiplinahin? Ano yung purpose ng mga ganitong pangyayari sa buhay ko? Ganyan yung mga kadalasang katanungan. Nako, tamang-tama. Buti na-raise yung mga tanong na yan ni Cheryl. Ha? Ito po, pagdidisiplina ng Panginoon, purposeful din po yan. Kung pwede nyo lang pong tignan yung inyong mga Bible, magpapakita po ako ng Bible verse sa inyo. Ha? Hebrews 12. Yan, makikita nyo po yan, sabi dyan sa Hebrews 12, it is for discipline that you endure.
God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Diba? Kaya nga po tayo mahal ng Diyos. Dinidisiplina niya tayo. If you are without discipline, of which all have become partakers, illegitimate children tayo. Ibig sabihin, kaya hindi tayo pinapalo, hindi tayo kasama sa pamilya niya. Diba kung ang mga earthly fathers po natin, dinidisiplina tayo, o mothers, kasi yung iba, mas nagdidisiplina yung nanay eh, diba? Ako, yung tatay ko, parang never naman niya akong pinalo. Pero yung nanay ko po, maraming beses akong dinisiplina ng nanay ko. But we respected our parents. Kung nagagawa natin yon sa sarili nating magulang, bakit hindi natin magawa yon sa Panginoon? Diba? If our parents disciplined us for short time, as seemed best to them, si God, when He disciplines us for our good that we may share in His holiness. Lahat po ng pagdidisiplina for the moment, hindi siya joyful but sorrowful. Wala naman pong nagpumapalakpak habang pinapalo ng Panginoon. Ha, thank you Lord sa disiplina. Walang ganun. Yet to those who have been trained by it, pagkatapos nun, mas peaceful ang ating puso and we yield the fruit of righteousness. Mga kapatid, alam mo, Miss Cheryl, karamihan po sa atin, pag dinidisiplina, tinatama tayo ng Diyos, nagagalit pa tayo. Nagtatampo pa tayo. Diba? Kini-question pa natin. Correct. Pakiramdam natin, pag hinayaan tayo ni Lord na mahirapan, magdusa, mamroblema, napakasama na niyang Diyos at wala na siyang plano para sa atin. Mali po yun, mga kapatid. Minsan po ang palo at pagdidisiplina ng Panginoon sa atin, minsan yun pa yung pinaka-kailangan natin para magising po tayo sa katotohanan at ma-redirect po yung buhay natin sa tama. Pero, Brother Paul, paano natin sasagutin yung mga kababayan natin na ang tagal naman pagdidisiplina yan, parang habang buhay na lang? Bakit parang ang tagal na, taon nang binibilang? Or yung iba parang magmula ka pang anakan ko, parang yun na yung nararamdaman ko, pagdidisiplina, wala pa nga akong nagagawang mali, parang ganun yung pakiramdam. Nako, kung ganyan po yung nararamdaman ninyo, minsan napakatagal, minsan pakiramdam nyo, it's taking too much of your time. Ang paalala ko sa inyo, you fix your eyes on Jesus. Nung siya po ay nagdurusa, nung siya po ay ipapako sa krus, titingnan nyo po yung pagdurusang pinagdaanan ng ating Panginoon. Pero kahit sa tagal nung pagdurusang yun, isang araw lang yun, pero matinding pagdurusa po pinagdaanan ng Panginoon para sa atin. Pero hindi siya sumuko. Kapag po nakatingin tayo sa kung anong pinagdaanan ni Jesus, kahit po mahirap yung pinagdaraanan natin, may dahilan para tayo po ay patuloy na tumingin sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at sabihin na, Lord, hindi ko alam kung anong ginagawa mo, pero willing akong magtiwala sa iyo. So tulungan mo po ako. Alam nyo, even if you go through challenges, sa bawat umagang gigising kayo, kasama po ang salita ng Diyos, kasama po ang encouragement ng mga tao sa paligid ninyo, kahit may paghihirap, kahit may pagdurusa, alam mo, may dahilan ka kaya ka gumising ngayong umaga. So find it, search that with all your heart at sabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko mahanap yung dahilan, pwede mo ba akong bigyan? Pwede mo ba akong bigyan ng wisdom, ng pag-iintindi? Ano yung dahilan? Bakit ngayong umaga, buhay pa rin ako? Diba? And live that purpose out. Pero Brother Paul, ibig bang sabihin ito, pinagbabawalan daw tayong magplano o magbalak ng mga bagay-bagay sa buhay? Lahat talaga, Isus, lahat hihintayin natin na mula ito sa Panginoon? Nako. Pahirap ba ng pahirap? Oo, parang di na ako makahinga. Mga kapatid, sigurado ako naisip nyo rin yung tanong na yan. No? Naramdaman na naman natin yung lahat. Eh. Okay, fine. May plano si God. Ibig sabihin ba nun, wala na akong gagawin? Diba? Hindi na ba ako magpaplano sa buhay ko? Bawal na ba akong mangarap? Diba? Sabi nga po sa Biblia, sa Proverbs, ano po ito, 19:21. Sabi po dyan, many plans are in a man's heart, but the counsel of the Lord will stand. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Kunyari po, pagdating sa trabaho ninyo, pakiramdam ninyo, ano ba yan? Wala na ba akong mahuhugot na purpose, Lord? Tandaan po ninyo, kayo po
ang gumagawa ng purpose na yun. Kayo po ang nagbubuhay sa sarili ninyong purpose. So, tingnan po ninyo itong sinabi ng isang pastor, si Pastor Matt Chandler. Sabi po niya, sa mga may trabaho po sa inyo o may ginagawa sa bahay o sa opisina, sabi po dito, no matter what our job is, we view it not as our purpose in life, but rather as where God has sovereignly placed us for the purpose of making Christ known and His name great. Kahit ano pa man daw yung ating ginagawa, huwag niyong itali doon yung purpose niyo sa buhay. Bagkus greater than that, ang dahilan kaya ka nandoon, kaya mo ginagawa ito, kaya binigay sa'yo itong trabaho, kaya binigay sa'yo itong pamilyang ito, kaya binigay sa'yo itong role na to, is para mapakilala mo ang Panginoon natin sa mga tao. So kahit ano pa pong trabaho ang ginagawa ninyo, ang lagi niyong tatandaan ito, kailangan maging bida ang Panginoon sa buhay ko. Sa kahit anong moment, dapat maturo ko yung mga tao sa paligid ko, papunta kay God. Kasi doon nagkakaroon ng purpose ang buhay natin. Katulad ni Miss Cheryl. Si Miss Cheryl po, batikang broadcaster, batikan na talaga, as in, institusyon na po siya sa broadcast, sa journalism. Pero sa mga pagkakataong ganito, katulad ng Perfect Morning, alam ko, Miss Cheryl, baka nagsasalita lang ako para sa'yo, pero feeling ko, nararamdaman mo yung bigat ng purpose mo, lalo na dito sa Perfect Mornings, lalo na kapag Thursday, kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, di ba? Mm-hmm. Mm-hmm.